Hi mga master! Welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay magre-reaction video tayo dito sa video ni Attorney Claire Castro dito sa DZXL with Attorney Castro, then Radio Manly Jenny, no? Pero bago tayo magsimula mga master, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to. Attorney Claire, meron ka ng first caller. Ayan, at ihingi po ng payo sa'yo si Boji ng San Ildefonso. Uy, Bulacan, Attorney Claire. Ayan, yeah. Boji. Kaya mga master, no, tinapik ko din to kasi kababayan to ng, ano, ng girlfriend ko na taga Kalumpit, Bulacan. Taga Bulacan din tong itong complainant, no, na lumapit dito sa Rapid 2 po yung action na hindi natulungan. At siya ay PWD. No? Kaya nakakaawa to sobra. Sobra yung kwento na ito, nakakaawa. Kaya mga tulponatics, pag-isipan nyo kung lalapit pa ba kayo dyan sa Rapid Tulpo in Action. Good evening po, ma'am. Yes, good evening po. Sige po. Good evening po. Ma'am, tatanong ko lang po sana kung ano po ba tama kung dapat gawin dito. Mm. Kasi po, ma'am, ito po ay kilalang kilala po to na tao na tumutulong sa kapwa. Senador po siya, ma'am. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Pero kilalang kilala po to ng tao. Basta po ito ay naibanggit ko lahat. At magkakaroon na po ay... Mahilig ba yan mag-grandstanding? Mga tulponatics, kilalang kilala nyo naman siguro po. Hindi ang tao eh. Bali po nun... Last year po, nagpunta po ako sa Quezon Hub kay Senator Rabi. Nangihingi, kasi po ma'am, bulag po ako eh. Dalawang mata ko po ma'am, bulag. Ngayon po, sabi ko po sa kanya, punta po ako nung last year, nagbigay, may pinapilapan po sila na dokumento sa akin na papel para sa financial assistance. Okay. Ngayon po, sabi nung staff niya, sir, wala lang pondo pa si Senator, kakaupo pa lang. Ngayon po, nasa Amerika. Ang gagawa ko po at akin ng referral, nasa San Ildefonso, sa DSWD, at doon po kayo pumunta. Sabi ko po... Referral? Kumam sa kanila, ma'am, baka po kako... Yan po yung ibinibigay sa akin na tulong ni Mayor, baka po ako makagalitan ako ni Mayor. Hindi, iba yung tulong ni Mayor sa DSWD. Then, inaya ko na po ma'am, okay na rin po, dahil po, ano po ba manggagawa ko, di po ba? Mm. Ngayon po, naisipan ko po itong taon na to, tumawag ako. Mm. Sabi ko, ma'am, pwede ko po baka kung malaman kung ano ang status na nung papel kong pinasok sa inyo. Kasi po ako, ma'am, ako talaga nahihirapan na. Mayroon po kasi ako ang anak na binubuhay na ano taon. Inuwanan ko ako kami nung... Ito mga master, no? Ako, masaya din ako no, na hindi siya lumabas no, sa Rapid Tool po in Action kasi may anak siya. At spoiler ahead na lang, no? Itong si Sir na taga Bulacan is may asawa siya at iniwan siya ng kanyang asawa. Dahil nga sa kampansanan niya, bulag siya. Tapos, sa kanya pa yung anak. Naiwan sa kanya yung anak niya. Kaya sobrang ano din talaga na itong mga na to. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi ito. Sa tingin ko naman tutulungan to ni Senador Rapid Tulpo. No? Kung sakali, kasi, sipin mo, PWD. Niyo ng asawa, nasa kanya pa yung anak niya, paano niya bubuhayin yun? So, totoo lang, ang ganda ng kwento. Pero ako, masaya ako na hindi siya natuloy dyan sa Rapid Tulpo. Isa ako. Kasi, kawawa na naman yung bata. Ito na naman tayo. Alam naman natin na ayaw natin yung mga nadadamay, yung mga bata na, syempre, damay yung bata dyan. Kasi, sipin mo, TVWD ka na, iniwan ka pa ng asawa, tapos sa'yo pa iniwan yung anak mo, sigurado,
2 to 3M, sigurado to. Nabius. Putik yan. Pero, yun na nga. Maganda na rin, no? Maganda ako, isa na rin, no? Sa, na, ano, na hindi siya natuloy, no? Kung, ano, diba? Kasi kung ito, na-screening ng maayos to si Sir, ay, nako, patok na patok yung gandong klaseng kwento sa mga tulponatics. Pero nakakawa talaga, isipin mo, PWD, diba? Pero maganda na sana tulungan to ng Rapid Tulpo in Action, tulong na lang. Tulong na lang, ha? Tulong. Wala nang ibang kapalit. Diba? Tina, sabi niya, ah, sige, ka, pumunta ka dito sa tanggapan ng ni Senator at tutulungan ka, iahatsit kita, ka talaga. Eh, siyempre po, ma'am, mahirap, ako naman po talaga, mahirap lang, sasabi po nung totoo na hindi po nakakapaghanap buhay. Pumunta po ako. Nanghiram lang po ako ng pamasahe, ma'am. Nung pagpunta ko po doon, ma'am, So, mga tulponatics, tingnan nyo kung anong mangyayari kay Sir. Sipin nyo, ha, PWD to, ha. Pumunta siya ng Rapid Tulpo in Action. Puro po ang haba ng pila kong dinatnan. Sinabi ko, PWD ako. Sige, sabi nga, amin yung ID mo, ilalagay kita sa pang 44. Eh, okay naman po, natuwa po ako. Pang 44 ako, mapakahaba po nun talaga. Alam naman po ng tao yan na pag pumunta ka doon sa tanggapan ng talagang daan na tao ang lalagpasan mo sa dami. Dami, no? Nung pagdating ko po, ma'am. Grabe, no? Daming humihingi ng ayuda kay Senador Rapid Tulpo. Wait, sir. Saan kayo pumila? Saan po kayo pumila? Tanggapan ng... Ma'am? Pumila kayo sa... Yeah. Sa Mandaluyong po, sa Mandaluyong. Ah, sa Mandaluyong at Orny Clear. Opo, doon po sa tanggapan niya. Oh, wala nang iba, Torny. Tanggapan po niya. Mm-hmm. Sa, action! Po, nung pagpunta ko doon, sabi ko, ma'am, kumusta po ba ako yung hinihingi ko sa inyong tulong? Sabi niya, eh, pasensya ka na, Eka. Eh, kasi Eka, nire-refer, bibigyan kita Eka na referral dito, Eka, sa Commonwealth, sa DSWD. Paggagawa kita, Eka. Sabi ko, ma'am. Referral na naman. Referral na naman. Hindi ba nila nakita na PWD yan? Grabe. Ay, alam kasi, hindi magbabiral, kaya ganyan. Baka na naman po ako pupunta na naman ako dyan sa Commonwealth. Baka na naman huwag akong mag-asusan lang ako. Eh, Bulacan po ako ang pinanggalingan ko. Hindi, Eka. Iba, Eka, yung tulong ni Senator. Basta, Eka, sinabi mo ang pangalan ni Senator. Nanginginig-ginig pa, Eka. Yan. Yan po sa... Malakas talaga itong si Senador Rapid Tulpo. Pag narinig daw yung pangalan, manginginig-ginig pa. Putik yan. Oh, mga tulponatics. Kaya nabubola kayo ng todo sa mga ganyang klase ng litanya. Not good. Hindi maganda yun, mga tulponatics. Isa nga yan sa tinuturo ni Atty. Libayan eh. Yung call name. Diba? Pangit yun eh, yung call name. Kasi ano yun eh, parang ano din yun eh. Tawag niya yun to. Corruption. Kasi, parang fixer, diba? Minamadali. Hindi na kailangan dumaan sa proseso. Basta pag sinabi yung pangalan, yun na yun. Putik yan, mga tulponatics talaga. Ayun ako, Rapid Tulpo yun. Pag binanggit ba yung pangalan ni Rapid Tulpo, nanginginig-nginig. Grabe. Sabi sa akin. Di pinagtatawanan po nila ako. Nakikita po nila yung sitwasyon ko. Hirap nila po akong lumakad at silaw na silaw po ako sa araw. Masakit-masakit po mata ko. Hindi pa po ako mag-umaga nagtatanghalian dahil po umalis ako dito sa Bulacan. Alas 2 pang madaling araw. Wow, sabi, pagdating ko po sa Commonwealth eh,
nasabi po sa akin nung DSWD. Naiintindihan ko po yun na reject talaga ako dahil wala po ako reseta. Dahil alam ko po sa gobyerno, pag wala kang reseta na ipinakita, talaga i-reject ka. Naiintindihan ko po ma'am yun. Ang sinasabi ko lang po ma'am dito, eh alam po nila yan, nagkakaroon po sila ng kontakan ng staff ni Senator at ng DSWD. Alam. Ito no? Ito yung parang pagkakaano ni Sir dito na si, di ba siyempre ni-refer siya ng Rafi Tulfo in Action dun sa DSWD. No? Ang problema, kahit galing kay Rafi Tulfo or sa Rafi Tulfo in Action, itong referral na binigay dito kay Sir is walang nangyari. Yan kasi yung iniisip lagi ng poon nyo, mga Tulfo natics, na pag may papel na galing Rafi Tulfo in Action, eh akala nyo, masasolve na kaagad ang problema. Hindi lahat, no? Hindi lahat ng ahensya, eh hawak niya to ni Rafi Tulfo. Tinan nyo, umaas na yung poon nyo, grabe yun. At saka doon naman, sa nag-referral dito kay Sir, grabe, hindi man lang pinag-isipan. Bakit mo i-referral lang yung ganyang klase ng kalagayan ng tao na PWD yan, bulag yan? Kaya nga siya pumunta dyan sa istasyon nyo para humingi ng tulong. Ninyo mga Tulfo natics, kung paano tratuhin ng mga staff dyan sa Rafi Tulfo in Action itong mga complainant. Sipin mo, PWD, papuntahin mo doon sa DSWD para humingi ng ayuda. Samantalang dyan siya pumunta, dyan sa Rafi Tulfo in Action, kasi iniisip niya, dyan siya mabibigyan ng tulong. Financial. No? Hindi lang siguro na-screening na maayos to. Kasi kung na-screening na maayos to, ang ganda ng kwento. Ang ganda ng kwento, PWD. Iniwan ng asawa, iniwan pa sa kanya yung anak niya. No? 6 years old, yung anak niya. Pero ako, isa na rin ako sa natutuwa. Bakit? No? Kasi hindi siya lumabas sa Rapid Tulfo in Action. Siyempre, kawawa naman yung bata. No? Kawawa na naman yung bata. Eh, alam mo naman, ang Rapid Tulfo in Action, eh, biniblurred yung mukha ng bata, pero yung mga magulang, naku. Nakabalandra. Masaklap pa dito, no? Ito pa ang masakit dyan, no? Pag itong Rapi Tulfo in Action, pag nagbabalandra sila ng mga mukha, ng mga tinatawag nilang kabit, kung ano-ano hindi magaganda, nakabalandra yung mga mukha nila. Samantalang, ito lang nakarana, itong kay Odette, akala mo, karakter sa games na hindi pa na-unlock. Alam niyo yun, yung itim, tapos boses lang maririnig mo. Di ba? Napaka-unfair naman. Napaka-unfair talaga ng Rapi Tulfo in Action, no? Pag mga inuhusgahan nila, no? Pinagbibintangan pa lang nila na, yung kagaya lang nito, yung kay General Katapang, di ba? Nandun yung picture niya. Yung mga pinagbibintangan nilang mga kabit. Di ba? Nakabalandra yung mga mukha nila, mga tiwaling pulis, nakabalandra kagad yung mga mukha nila. Samantalang di pa na nila papatunayan kung may sala o guilty ba talaga. Kasi alam naman natin kung parang tumatakbo yung Tulfo brand of justice. Di ba? Unfair sila sa ganung bagay. Kaya natuwa din ako na hindi na lumabas ito si Sir dito sa Rapi Tulfo in Action. Kasi nga, madadama yung bata. Kasi sigurado ko, kung ganyang kwento, tatawagan nito ng Rapi Tulfo in Action yung asawa on air. Tapos nakabalandra yung mukha. Tapos yung mukha ng bata, ibablurred nila. Anong sense nun? Diba? Common sense. Common sense. Banat Bay. O nga pala, no, speak of Banat Bay. Hanggang ngayon, tahimik pa rin si Banat Bay, ha? Mga barateros, palabasin nyo yung phone nyo. Mukhang
Gagayahin si Rapi Tulpo, ha? Papalamigin lang muna bago mag-iinit. Ha? Magpapalamig muna yan bago magsasalita. Magsalitain nyo na yan, no? Pero dito tayo, balik tayo dito. Yun na nga, no? Yung isa rin, no? Kaya masaya ako na hindi siya natuloy doon sa Rapi Tulpo in action. Sabihin na natin hindi siya natulungan sa Rapi Tulpo in action. Para sa akin, okay lang yun. No? Sa akin, ha? Para sa akin. Kasi nga, yung bata yung iniisip natin. May anak siya. At, diba na, alam naman natin nga na ganun ang Rapi Tulpo in action. Babalandra yung mga mukha nila. Babalandra. Tapos, biblad yung mukha ng bata. Tapos, anong purpose nun? Eh, ganun pa rin. Kilala pa rin ng mga tao kung sino yung taong yun. Kung sino yung batang yun. Diba? Na, isa yon sa inaano natin yung mga kabataan. Yan nga rin yung sabi ni Aton, di ba? Ingatan natin yung mga bata. Kaya pangit niya yung lumalabas din sa Rapi Tulpo in action na may kasamang bata. Di ba? Nila na ang NCR, hindi na kumukuha na nung nasa labas na NCR. Ba't doon pa nila ako'y pinukol? Kasi San Ildefonso ka. Yan nga. Diba? Ang layo. Opo. E dapat po, dito nila ako'y pinukol sa Malolos. Hmm. Tama, no? Sobrang tama yun. Isa rin yun sa... Hindi na nga kayo tumulong, no? Di na nga tinulungan ng Rapi Tulpo in action. Kung sino man, no? Kung sino man yung nag-interview dito kay Sir, no? Na staff ni Rapi Tulpo. Kung makarating to kay Senador Rapi Tulpo, no? Sana i-training niya, no? Kasi itong si Senador Rapi Tulpo, mahilig tumagano sa mga tao na yung merong mga hawak, di ba? Yung mga pulis, sinasabi niya, weak leader ka, sir. Kasi yung tao mo, hindi mo maayos. Di ba mahilig siya sa ganon? O ngayon, Senador Rapi Tulpo. Kung sino man, yung nag-interview dito kay sir, no? Mas magandang i-training mo ulit. No? Para hindi ka masabi ang weak leader ka. Kasi, mga tauhan mo yan. Senador Rapi Tulpo. Pero yung bakit yung gantong klase ng istorya nakalusot? Hindi ko sinasabi no na sana nakalusot, no. Sabi ko nga, masaya ako na hindi siya napunta ng Rapi Tulpo in action. Masaya ako na dito siya dumiretso no sa DZXL radio station with Attorney Claire Castro. Pero yun na nga. Big sabihin, no. Mga tulpo natin. Yung po nyo, weak leader din. Kasi, hindi nga na, kung sino man yung nag-interview dito kay sir, hindi na screening ng maayos or hindi nakausap ng maayos. Sipin mo, PWD na yan. Dapat nga, tinulungan na lang to, dire-diretso na, wala nang tanong-tanong. Sir, PWD, bulag ka, oh, may anak ka pa. Tingin ko, kayang-kaya naman ng Rapi Tulpo in action eh. Yung ano nga, di ba? Yung mga away pamilya nga, eh, madali lang na ano sa Rapi Tulpo in action, madali lumalabas eh. Lalo na pagkabit-kabit eh. No, tapos ito, talagang, ito, need talaga ng tulong to. Talagang need ng tulong. Na hindi na kailangan pa ng mga screening. Financial ka agad dapat talaga to kasi paano ka? Di ba? Alam natin, pag ang mata natin na wala, sobra. Alam ba? Talagang kung nasanay ka sa pamumuhay na meron kang paningin, eh, mag-iiba talaga, no? Mag-iiba ang mundo mo. Lalo yan, may anak pa siya, paano mo bubuhayin yun? Kaya, desperado na humingi ng tulong kasi na doon Rapi Tulpo, no? Yun nga, pasawi ang palad, hindi siya natulungan, pero masaya pa rin, no? Na, masaya ako, para sa akin, no? Masaya ako na hindi siya lumabas doon sa Rapi Tulpo in action. Dahil sigurado ako, malamang sa malamang, magbabiral to. Kasi ang ganda ng kwento nito, no? Aanuin natin, isipin mo, PWD, iniwan ng asawa, tapos yung anak niya, sa kanya pa iniwan. Diba? Pero, na, thanks God na rin na dito siya napunta. Sa kay Attorney Claire Castro. Sa kapitwal po namin, hindi po dito sa Commonwealth na sa Commonwealth na ilay-layo. Pamasahin lang mo, ma'am. Kaya't mahirap po ang bumaba sa sasakyan, sa bus.
Sabi, pagdating ko sa DSWD, ganun nga ho ginawa sa akin. Iba-eka yung tanggapan niya, iba-eka yung DSWD. Amin na eka itong DSWD. Iba ang DSWD sa Rapid Tool po in action. Kala ko ba, nakakatulong yung Rapid Tool po in action. Mga tulponatics, kala ba namin mga kabatas, manakakatulong ang Rapid Tool po in action. Bakit itong si Sir na PWD ni-refer pa sa DSWD ng pagmamayari ng ating gobyerno? Isip, mga tulponatics. Ito, no, hindi ko alam kung paano yung sisiraan itong si Attorney Claire Castro. Gandang Pilipina eh. Kung kami, kung ano-ano tinatawag nyo, itong kay Attorney Claire Castro, paano yung sisiraan si Attorney Claire Castro? Mga tulponatics, nahihirapan kayo. Sa amin, mga kabatas, kung ano-ano tinatawag nyo, kabutas, mahinang utak, mga madungis, hindi naliligo. Kagaya ko, di daw ako nagpapalit ng damit. Kung ano yung vlog ko kahapon, yun din yung damit ko. Ay, importante na nasusuot. At ngayon, paano yung sisiraan tong si Attorney Claire Castro? Mga mahihirapan ngayon, mga tulponatics. Mahihirapan ngayon kay Attorney Claire. Iiyak na naman kayo. Iyak na nga kayo doon kay Attorney Libayan eh, about doon sa pagkakamali na pinagyayabang ni Banat Bay eh. At si itong si Rapid Tool po ay hugas kamay na lang. At si Odette pa ang pinagalitan. Woo! Matulponatics, kailan ba kayo gigising? Kailan ba kayo gigising? Iyak po, ma'am. Saka pong nagkasira-sira po sa patos ko, ma'am. Nagkakauntog-untog po ako sa tagdan, ma'am. Eh, ngayon po, tumatawag ako sa kanila eh. Hindi man nila ako bigyan ng pansin na. Eh, pasensya ka na kung ano man yung nagawa namin eh. Hindi ko kasalanan. Eh, hindi po eh. Pagka tinatawagan ko po, ma'am eh, ang sinasabi po eh, hindi kita naririnig eh. Ay, hello, hello, hello. Kung po ganun ang sinasabi nila sa akin. Tulpo brand of justice na choppy bigla. Choppy brand of justice. Woo! Keeping yun, pinapunta nila ng DSWD itong si Sir. Kasi nga, umaasa siya na matutulungan siya ng Rapid Tool po in action. Tapos nirefer lang pala siya sa DSWD. Tapos yung tinatawagan niya na itong Rapid Tool po in action, kung sino man yung staff na nakasagot dito kay Sir, eh, choppy daw. Hindi daw marinig kung ano yung sinasabi ni Sir. Tingin nyo mga tulponatics. Common sense na lang. Ako yung galing. Dati yung wala dun. Isipin mo, Quezon City. Isang Quezon City sa pinakamaraming satellite, no? At kahit nga siguro saan ka magpunta, may signal eh. Tapos, di daw marinig, choppy. Ano ba yung Rapid Tool po in action? Walang ano? Walang satellite? Close door ba yan para hindi pasungin ng signal? At saka imposible. Walang pa kayong posible. Grabe. Yan ang tulpo. Brand of justice. Yan ang Rapid Tool po in action. Mga tulponatics. Pag alam nila ang isang ano na hindi magbabayaran, i-refer ka na lang. Pag alam nila hindi ka magbabayaran, eh, referral na lang. Doon ka na lang manghingi sa gobyerno natin. Doon ka ipapasa sa gobyerno natin. Natin, ha, gobyerno ng Pilipinas. Ng bawat isang Pilipino. Hindi sana, doon ka na dumiretso. Kaya nga siya pumunta ng Rapid Tool po in action para makahingi ng ayuda tapos i-refer lang pala dyan sa DSWD.
Pero no, yun ba rin, no, na masaya pa rin ako na hindi siya natuloy doon. Pero yun na nga, pinahirapan pa siya. Yung kasi yung masakit doon, mga tulpo natin. Sana, pagpunta niya pa lang doon, sinabihan na agad siya na, ila, hindi ka namin matutulungan. Tapos. Di sana, tapos na ang usapan. Masaklap pa noon, no, nag-refer na lang, mali pa. Sipin mo, taga Bulacan siya, pero pinunta siya ng Quezon City. Dapat sa Bulacan siya, sa Malolos. Doon siya ni-refer, no? Pero, yun na nga rin, nasabi niya na rin na meron na rin palang galing kay mayor na tulong, eh. Alam naman natin na third world country tayo, no? Hindi talaga natin kayang suportahan lahat ng taong ganyan kasi mahirap tayong bansa. Mahirap tayong bansa. Pero, diba? Alam naman natin yung mga Pilipino mawain, eh. Matulungin, diba? Kung talagang may nangangailangan, tutulungan. Pero, meron din talagang mga katulad niyan na mga stop sa Rapid Tulpo in Action na hindi na nga nila tinulungan, pinahirapan pa. Saklap. Pero meron po akong ng kakano. Ang sabi ko eh, napakagaling na mambatas nung amo nyo. Ba't samantalang kayo hindi kayo nabatas-batas ng tama amo ka nyo sa so ginagawa nyo na yan? Mm. Ito nga, no, napanood ko to kay Kayo. No? Anong oras ba? Siguro, dito mga alas 4 ng umaga dito sa Saudi, mga alas 9 siguro, naka-live itong si Kayo, no? Naabutan ko pa yung live niya, bago ako matulog, naabutan ko pa yung live niya, na meron dun na pinag-uusapan sa dun sa live ni Kayo na, ano, para, ano, padrino system, dyan sa Rapid Tulpo in Action. Hindi naman sinasabing totoo yun, no? Hindi naman sinasabing totoo yung padrino system dyan sa tawag dito sa Rapid Tulpo in Action. Pero meron kasi binanggit daw itong si Meloyap na meron daw siyang mga nirefer dyan sa Rapid Tulpo in Action at kahit isa daw wala ang tinanggihan. Bali lahat yun na natulungan, di ba? O yun, anong ibig sabihin pag ganun? Mga tulpo natin, ano yung ibig sabihin ba gano'n? Siguro naman, kilala lang yung si Melo Yap. Eh, isa yan sa mga panatiko ni Rapid Tulpo at ng Rapid Tulpo in Action. Isa yan sa mga ano, kasangga. Sabihin na natin tulpo natin yan. Isa sa mga tulpo natin ang si Melo Yap, no? At yun na nga, nabanggit doon ni Kayo na ito daw si Melo Yap is nag-refer dyan sa Rapid Tulpo in Action na walang tinanggihan doon sa mga ni-refer niya. Oh. Ibig sabihin, merong palakasan. Ako, nag-comment din ako doon. Sinabi ko, palakasan system. Pag gano'n, di ba? Palakasan system talaga yun. Ibig sabihin, pag may pangalan or may binanggit kang pangalan doon, sigurado, tutulungan ka. Diba? Hindi ko sinasabi, no? Hindi rin namin sinasabi. Hindi rin sinasabi nila Kayo na gano'n nga talaga ang totaling nangyayari. Pero may mga balibalita. Diba? At sana, yun yung mawala. Kasi pangit yun. Padrino system, palakasan system. Kahit Atty. Libayan, eh, na topic niya na rin ito. Eh, diba? Ano lang, critical thinking lang. No? Isip lang, common sense. Common sense. Ano lang, critical thinking, pag-isipan, kung bakit ganun. Kasi kung, diba, di sana walang nare-refer kung talagang lahat nakakapasok. Pero sa dami nun eh. Ako din, nakikita ko sa dami, di ba? Ito nga rin si Sir, oh, sabi niyo. Si Sir nagsabi na sobrang dami na lumalapit dyan sa Rapid Tulpo in Action para humingi ng tulong kay Rapid Tulpo. Siyempre, kanina pa ba? Kay Rapid Tulpo. Ang problema lang eh. Madami ang nire-refer. Ano ba ang laging lumalabas dyan sa Rapid Tulpo in Action, mga tulpo natin? Ano ang madalas? Di ba? Kundi, tawag na ito, kundi kabitan, away pamilya, tapos may katungkulan, mga ganun. Kagaya na lang yung nangyari kay dito kay General Katapang. Di ba? Mga ganun, alam niyo yung hindi na dumadaan sa masinsinang investigasyon. Basta alam nilang magbabiral, eh lalabasan nila sa Rapid Tulpo in Action.
Tsaka yun na nga, yung palakasan system. Diba? Sipin nyo, mga telponatics. Bakit kayo magtitiwala sa ganyang klase ng sistema? Isip. Kasi, tulad nito, iba yung nasa isip niya kasi alam niya, pagpunta sa Rapid Tulpo in Action, is matutulungan. Yun nga, hindi siya natulungan. Ang masaklap nun, pinahirapan pa siya. Pinapunta siya sa DSWD na maling lugar. Kasi dapat, yun na nga rin, iniisip niya na baka nag-usap na tong Rapid Tulpo in Action tsaka yung DSWD na pupunta niya kasi nirefer naman siya. Eh, sabi pa nga ng staff na nagsasabi dito kay sir na pag Rapid Tulpo ang binanggit mo eh, nanginginig-nginig pa yan. Isip kayo mga tulponatics. Ako tulponatics din ako dati kaya naiintindihan ko ngayon kung bakit sobrang hina. No? Kaya nga inaalok ko itong sila attorney Libaya na panoorin mo at itong si attorney Claire Castro nagtuturo to ng batas. Total, no? Talagang ito, spoiler ahead na lang, no? Huwag na natin tapusin itong video ni attorney Claire Castro kasi may part 2 na to, no? May part 2 na to. Bali, spoiler alert. Spoiler ahead tayo na. Itong si Kuya tinulungan nito ni attorney Claire Castro. Makakasamahan niya dyan sa DZXL. Tinulungan. Pinansyal, no? Kasi, pero ito talagang istasyon ni, itong istasyon nila, or itong programa nila, no? Itong programa nila is payong legal lang talaga ang tinuturo nila dito. Ang tinutulong nila dito. Talagang payong legal lang kung ano yung, ano, tawag nito, kung ano yung pwedeng mangyari, lalo pag may kaso, mga ganyan, sa mga batas. Parang kaya itong nilibayan, kaso ngayon kaya itong nilibayan, walang caller na ganito. Ito kasi may caller siya, tatawag, tas kung ano yung gagawin pag gano'n. Parang libreng advice to, no, ng legal ng isang attorney. Kaya, di ba? Pero ito, tinulungan nila financially kasi nga, sobrang nakakaawa naman kasi talaga. No. Sobrang nakakaawa din na. Siyempre, tayo mga Pilipino, likas na sa atin ang matulungin, di ba? Pero, wag nang pagkapirahan yung gano'n, di ba? Wag nang pagkapirahan pa yung tulong natin sa ibang tao. Alam naman natin sa Rapid Tulpo in Action, no, na pag may lumalabas talaga, talagang, eh ngayon kasi, may hinambius ng Rapid Tulpo in Action. Wala si Idol sa Rapid Tulpo in Action. Pero yun na nga, no, pag-isipan nyo, mga tulponatics, kung talaga bang kailangan nyong mag-stay or paghihintay ng ayuda dyan sa Rapid Tulpo. Na mabibigyan kayo ng ayuda. Diba? Tapos, lalabas yung pamilya nyo dun. Madadamay yung mga anak nyo. At yun na nga, diba? Meron ng nangyari ngayon na yung mga lumapit dyan sa Rapid Tulpo in Action na Lumabas yung sa Rapid Tulpo in Action na lumalapit na ngayon, kaya itong nilibayan, para ipadelete yung mga video nila dyan, kasi nga, nakakahiya. Eh, alam naman natin, napakahirap ipabura dyan kay Rapid Tulpo yung mga video, kasi nga, korte lang daw, makapagpabura nun. Eh, kung gusto mo ipabura, ipakorte mo. Masaklap nun. Ang dali-dali mong lumapit dyan, na lumabas ka dyan, daming views. Di ba? Isipin nyo yun, mga tulponatics. Tapos, ngayon, gusto mo na ipabura, kasi nga, putal, eh, okay na naman din yung problema mo. Eh, ang problema, hindi mo naman pabura. So, yun, mga tulponatics, no? Isipan nyo na lang. Balik tayo dito kay attorney Claire Castro. Basta ito na natulungan nila at yun na nga, nabigyan ng financial.
ganun eh, kailangan natin tumulong din, di ba? Paminsan-minsan, kailangan natin tumulong. Hindi paminsan-minsan, mas maganda yung palagi. Pero ito kasi yung programa talaga nila, Attorney Clary, for legal advice. Legal advice. Pero ito, eh, yan, nabigyan nila ng tulong, no? Binigyan nila ng tulong. At yun, mga Tulponatics, pag-isipan nyo kung gusto nyo pa rin bang lumapit sa Rapid Tulpo in Action. Baka magaya din kayo dito kay Sir. Na i-refer lang kayo dahil hindi naman patok. Or walang kiliti yung kwento nyo. No? Itong kay Sir, meron, no? Kung ito na-screening nga eh, na-screening na maayos. Kiliting-kiliti ito. Mapapaisip ka kagad, oh, ba't nakalusot to? PWD, niwan ng asawa, may anak. Pero ako, isa ako sa natutuwa na hindi siya nakalabas. O hindi siya lumabas dyan sa Rapid Tulpo in Action kasi nga may bata. Thanks God na rin na natulungan nila ni Attorney Claire Castro at saka yung mga kasama niya dyan sa DZXL. No? Itong sila, tawag na ito, sila Radio Man Jenny. Kaya yun. So yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Sabi nga ni Attorney Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Kasi ang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. At shoutout pala kala Attorney Claire at sa buong staff ng DZXL. Maraming maraming salamat po sa pagpapairam ng video nyo. No, kaya Attorney Claire Castro, maraming salamat po sa pagpapairam ng video nyo. So yun mga master, hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi. God bless. Babush.